Alam niyo, pag binabasa natin ang Biblia, madalas ay nakikita nating na-highlight ang kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kamangha-manghang paraan ng pagliligtas. Diba? Almost all the good things done for us by God, yun ang una nating napapansin, no? Pag nagbabasa tayo ng Biblia. Pero huwag natin kalimutan na nakasulat din sa Biblia ang mga bagay na minsan sa unang tingin natin, ang mga puwersa ng kasamaan ang tila namamayani. Sila ang namamayagpag. Ano? May mga pagkakataon na itong mga kapangyarihan na ito ng kasamaan ang parang nagtatagumpay laban sa iglesia. Hinahadlangan ng iglesia. Naalala tuloy natin, di ba, yung lumang attempt ni Satan na wasaking lubos yung pong binhi ng babae. Natatandaan niya, no, sa Old Testament. Even that was overruled by God, di ba, sa pamamagitan ng kanyang pagpapadala ng kanyang anak upang ipanganak, mabuhay, at mamatay at muling mabuhay mula sa mga patay. Pero alam nyo, kahit yung katotohanan na yon, ang pangit na attempt ni Satan to destroy the church, though overruled by God, hindi inaalis yung katotohanan na ang kaaway ay patuloy pa rin umaatake, patuloy pa rin gumagawa ng paraan para wasakin ang kanyang iglesia. Totoo na wala na siyang magagawa pag ang pinag-uusapan natin ay ang binhi ng babae. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nagtagumpay na laban sa kanya doon sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. Pero ang kaaway ay patuloy na gumagawa ng paraan. He will keep on trying to put a hindrance or even totally destroy the Church of the Lord Jesus Christ. Pero magandang balita, ang Diyos ang gumagawa ng sa gayon ay mapigilan, di ba? Ma-overrule, ma-subvert itong mga gawa ng kaaway na nasa likod ng mga kasamaan ng tao na lumalaban sa iglesia ng Diyos. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang pagiging kamangha-mangha ng Diyos. And sometimes, ang kanyang pagiging kamangha-mangha ay napakaliwanag. Very evident even in some ironical ways. Ang Diyos ang nagsabi na ang kanyang iglesia ay kanyang poproteksyonan. At hindi lang ito sinabi ng Diyos, sapagkat gagawin ng Diyos ang lahat upang ang kanyang sinabi ay kanyang maisakatuparan. Mabasahin po natin ang ating mga text ngayon, so I will not be just focusing on one passage, but I will be using two texts, no? Una ay sa Matthew chapter 16 verse 18. Ganito po sa ang bagong ang Biblia, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. And then the other text ay matatagpuan sa Acts chapter 5 verses 17 to 42. But because mahaba itong narrative na ito, babasahin lang natin yung verses 17 to 21a, and then we will jump to verse 34 hanggang verse 42. Verse 17 ng Acts chapter 5, pagkatapos ay kumilos ang pinakapunong pari at ang lahat ng mga kasama niya na sekta ng mga Saduceo, at sila'y napuno ng inggit. Kanilang dinakip ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. Ngunit kinagabihan ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan. Sila'y inilabas at sinabi, "Humayo kayo, tumayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa mga tao ang lahat ng mga salita tungkol sa buhay na ito." Verse 21a, nang marinig nila ito, pumasok sila sa templo ng magmamadaling araw at nagturo. Let's jump to verse 34 hanggang verse 42. Ngunit may isang Fariseo sa Sanhedrin na ang pangalan ay Gamaliel, guro ng kautusan, iginagalang ng buong bayan.
ang tumindig at nagutos na ilabas na sandali ang mga lalaki. Sinabi niya sa kanila, kayong mga lalaking taga-Israel, mag-ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa inyong gagawin sa mga taong ito. Sapagkat bago pa ang araw na iyon, o ang araw na ito ay lumitaw na si Teudas na nagsabing siya'y dakila at sumama sa kanya ang may 400 lalaki o tao ang bilang, ngunit siya'y pinatay at ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak at nawala ng kabuluhan. Katapos nito ay lumitaw si Judas na taga-Galilea na mga araw ng pagpapatala at nakaakit siya ng mga taong sumunod sa kanya. Siya man ay napahamak at ang lahat ng mga sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak. Hey, sinasabi ko sa inyo, iwasan ninyo ang mga taong ito at hayaan ninyo sila sapagkat kung ang panukalang ito o ang gawang ito ay mula sa tao, ito ay mamawasak. Ngunit kung ito ay sa Diyos, hindi ninyo sila makakayang wasakin. Baka matagpuan pa ninyong nakikipaglaban sa Diyos. Sila'y napaniwala niya. Nang maipatawag nila ang mga apostol, hinagupit sila at inutusang huwag nang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinalaya. Sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na ituring na karapat dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. Verse 42, araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus Kristo, na si Jesus ang Kristo. Nagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Hatiin natin sa dalawang bagay ang pag-aaral natin ngayong umaga. Number one, protection certified by what God has said. Pag-iingat na pinagtibay ng sinabi ng Diyos. Pangalawa, intervention verified by what God has done. Pakikialam na pinatunayan ng ginawa ng Diyos. Tingnan po natin yung dalawa. Una, protection certified by what God has said. Ang kasaysayan ng unang iglesia o yung batang iglesia dito sa aklat ng mga gawa ay patunay na ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang may control sa lahat ng nangyayari sa ibabaw ng mundo. At kasama sa lahat ng kinokontrol ng Diyos ay ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang iglesia. Di ko po alam kung napansin ninyo ito sa inyong pagbabasa ng aklat ng mga gawa ng mga apostol, pero every time I read through this book, patuloy akong napapaalalahanan ng mga salita ng Panginoong Hesukristo. At this point, nasa langit ng Panginoong Hesukristo, He already ascended to heaven. Pero sinabi niya sa Matthew 16 verse 18, di ba? At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Dalawang bagay ang nire-reveal sa atin ng talatang ito patungkol sa iglesia ng Diyos. Una, its proprietor. Ang nagmamay-ari ng iglesia ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa talatang yan, ang aking iglesia. Ang iglesyang ito ay itinatag ng Panginoong Hesukristo hindi sa pamamagitan ng salapi, hindi sa pamamagitan ng impluensya, hindi sa pamamagitan ng politika, kundi itinatag ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng pagdadanak ng kanyang sariling dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Eh, pwede nating sabihin that the source of the life of the church is the death and resurrection of its Lord. Kaya may iglesia, kaya ito umiiral sa ibabaw ng mundo. At sangayon sa talatang ito, kaya ito'y patuloy sa pag-iral sa ibabaw ng mundo dahil ito ay nakasalalay, nakasalig sa buhay at kamatayan at muling pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesukristo. So ang basihan ng pag-iral ng iglesia ay hindi ang pag-angkin ng isang tao lamang o kakayahan ng isang tao lamang, kundi sa pamamagitan ng gawa ng Diyos. Pero hindi lang tinuturo sa atin dito ang proprietor ng iglesia, kundi maging ang kanyang protector. Sabi din sa talata sa Matthew 16:18, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. I've heard some preachers na pinapaliwanag itong bahagi na ito ng Matthew 16:18
describing that it is the church who is in the offensive. Ang iglesia ang siyang umaatake. At sinong inaatake ng iglesia sangayon sa interpretation na ito? The gates of hell. At sabi doon sa interpretation na yon, even the gates of hell will not succeed against the church in the end. Marami pong naniniwala sa interpretation na ito. At some point, I was almost convinced of its validity. Pero habang pinag-aaralan ko po itong verse na ito, bagamat napaka-creative ng interpretation na yan, I don't think this is what the Lord meant in this verse. For several reasons, I have four reasons kung bakit. Number one, yung pong salitang gate, o dito sa Tagalog ay pintuan. Madalas, ang interpretation natin ay fortification. Diba? Pananggalang, proteksyon ng isang syudad laban sa mga kaaway na aatake laban sa kanya. Pero alam niyo po ba that in the ancient time, ang use ng salitang gate ay hindi fortification but authority or power? Kaya ang ibig sabihin, nung sinabi dito na ang pintuan ng mga Hades, ang tinutukoy dito ay ang kapangyarihan ng impyerno laban sa iglesia ng Diyos. Pangalawang dahilan, the word hell, diba sa English translation, ang original talagang salita na ginamit ay Hades. Kaya tama yung ang bagong ang Biblia nung tinranslate niya ito na Hades at hindi impyerno. Diba? At ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Alam natin, pinaliwanag na rin sa atin ito ng maraming beses na ang salitang Hades sa Bagong Tipan ay tumutukoy sa realm of the dead. Therefore, ang Panginoong Hesukristo nung ginamit niyang salitang Hades, ang tinutukoy niya ay ang banta ng kamatayan. The threat of death. At ako naniniwala na dito po sa verse na ito, ang focus natin dapat wala dun sa salitang gate. Ang focus natin dapat nandun sa salitang Hades or death. Pangatlong dahilan, sa Biblia, pag pinag-aralan natin, hindi ang iglesyang agresibo laban sa kanyang kaaway. Di ba? Pag binasa mo ang Biblia, from Old Testament to New Testament, ano nakikita nyo? Ang kaaway ng Diyos, ang kaaway ng iglesia, ang agresibo, di ba? Laban sa iglesia ng Diyos. Pangapat na dahilan, yung pong verb na prevail, dito po sa Tagalog, hindi magwawagi. Meron siyang tinutukoy dun sa sentence na yon. Pero ang tinutukoy, yung direction ng salitang prevail ay hindi dun sa hell o sa Hades, kundi dun sa church. Ito po yung apat na dahilan kung bakit naniniwala ako na bagamat ang kamatayan ay isang makapangyarihang kalaban, ang Diyos ay nangako na hindi ito magtatagumpay laban sa kanyang iglesia. Kahit bantaan ng kamatayan ang iglesia ng Diyos, hindi ito magagapi. Maganda yung sinabi ng isang commentator. Sabi niya, because the church is the assembly of the people Jesus Messiah is building, it cannot die. Tama yun. Diba? Dahil sabi ng Panginoon, kahit ang kapangyarihan ng Hades o ng kamatayan ay hindi magwawagi laban sa kanya. At ang isang malinaw na implication nito sa atin, mga kapatid, sa kasalukuyang panahon. Dahil sinabi ng Panginoong Hesukristo na siya ang magbibigay ng proteksyon sa kanyang sariling iglesia, walang mananaig dito, lalo na sa kanyang paglaganap sa buong mundo. Ako naniniwala, ito yung theme ng Book of Acts na bababasa natin sa unang kapitulo, talatang 8, Acts chapter 1, verse 8. Ganito ang nakasulat. Sabi dyan, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang tanong, anong tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na lalaganap
sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ito lang ba'y tumutukoy sa gospel sharing? Totoo, kasama yun. Pero kung naniniwala na kasama sa paglaganap sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, ang iglesia. So hindi lang ito tumutukoy sa gospel sharing, tinutukoy din ito ang gospel planting or church planting sa pamamagitan ng gospel ni Jesus. Pag binasa niyo yung kwento natin, actually pag binasa niyo yung buong aklat ng mga gawa, makikita ninyo nandun yung mga eksena na mayroong kamatayan. Mayroong banta ng kamatayan. Sa simula ng chapter 5, kung saan kinuha natin yung ating isang text, makikita nyo doon, ang kamatayan, pinahintulutan ng Diyos. At sa pamamagitan ng kamatayan na ito, napanatili ng Diyos na malinis ang kanyang iglesia. Sa verse 1 hanggang verse 11, maalala natin yung kwento ni Ananias and Sapphira, kung saan pinarusahan sila ng Diyos sapagkat nagsinungaling sila sa iglesia at nagsinungaling sila sa banal na espiritu. Itong kauna-unahang eksena o pagkakataon kung saan pinatunayan ng Diyos ay nagdidisiplina sa kanyang iglesia at involve ang Diyos para panatilihin na malinis ang kanyang iglesia sa kasalanan. Pero sa istorya na ito ng kamatayan, totoong minamatay. Diba? Dalawang tao, mag-asawa. Pero sa kwento natin ngayong umaga, inulit yung banta ng kamatayan, pero this time, pinahintulutan ng Diyos ang banta ng kamatayan hindi para patibayin ang kanyang iglesia o linisin ang kanyang iglesia sa kasalanan, kundi dito, in-highlight ulit yung kamatayan para subukin ang pananampalataya ng kanyang iglesia. Doon sa unang story ni Ananias and Sapphira, death of actual people happened. Pero dito sa storya natin, walang death na nangyari. Pero nandun yung banta ng kamatayan. At ang kamatayan ay patuloy na para siyang naghihintay ng tamang pagkakataon para ang mga alagad, ang mga apostol ay tuluyang puksain. This time, ang banta ng kamatayan ay laban sa mga apostol. Sa unang kwento, ang kamatayan ng mag-asawa, ginamit ng Diyos ang mga apostol para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa iglesia sa pamamagitan ng kanyang salita. Dito sa kwento natin, ang mga apostol naman ang target ng kamatayan. Pero ako naniniwala, kahit yung mga apostol ng panahon na yan, alam nila na nasa panganib yung buhay nila. Alam nila na every time na lalabas sila para mangaral ng ebanghelyo ni Jesus, nandun lagi nakabantay ang kamatayan, naghihintay ng tamang pagkakataon. Laging nasa panganib ang buhay nila. At malinaw sa kanila to kasi sa kanilang experience, yung sufferings na pinagdadaanan nila, pahirap ng pahirap. Di man agad pinapatay, di ba? Pero pahirap ng pahirap ang kanilang pinagdadaanan habang sila'y naglilingkod para sa interes ng kaharian ng Diyos. Doon sa verse 18, makikita natin doon sa kwento, inaresto sila. Yun ang una na naranasan nilang paghihirap. At sila itinapon sa isang pampublikong piitan. Eh, sa tingin ng iba, kinulong ka lang naman. Diba? So hindi pa yan matindi. Pero huwag natin kalimutan na itong kulungan na ito o piitan na ito, pampublikong piitan. At ito ay nangyari in the first century. At ang mga piitan sa panahon na yan, siguro lahat ng uri ng deprivation, mararanasan mo na sa mga pampublikong piitan sa panahon na yan. Hindi katulad ng mga piitan na kulungan natin ngayon na parang ang mga kriminal, inagawa pang komportable sa loob ng kulungan. Sa panahon na ito, comfort yata ang hindi nila nararanasan talaga at dinideprive sa kanila. And then, when you go to verse 40, yung unang kinulong, ba, tumindi. Sapagkat ito, mababasa nyo, sila'y binugbog. Sila'y hinagupit. At matindi itong klase ng paghagupit na ito. Sapagkat
they were using a three-stranded strap na gawa sa makapal na balat ng hayop. Okay? Hindi lang ito parang sinturon na isang, no? Merong tatlong makakapal na strand na yari sa balat ng hayop. At ito, pagka hinagupit ka sa pamamagitan nito, you will be left almost dead. Kung mahina ang katawan mo at hinagupit ka sa pamamagitan nito, pwede kang mamatay. No? Kung hindi ka man namatay sa panahon ng paghahagupit sa iyo, mamamatay ka dahil mauubusan ka ng dugo pagbalik sa iyo sa piitan. Matindi ito. Pero ganun pa man, nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan sa pagkakataon na ito. Pero itong gusto kong sabihin, mga kapatid, bagamat ang kamatayan ay laging nandyan, nagbabanta, lalo na sa kwento natin sa mga apostol, hindi pa rin ito nagtagumpay laban sa iglesia ng Diyos. Totoong kamatayan, pwedeng alisin ang mga lingkod ng Diyos. Pwedeng mag-alis ng mga magagaling na lingkod ng Diyos. At alam natin, diba, itong mga apostol ng Panginoong Jesucristo, bagamat many of their stories ay hindi na-record sa scripture, pero there are many scholars who believe na all of the original apostles of the Lord Jesus Christ died a martyr's death. Pinatay sila dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pinapahintulutan ng Diyos ang banta ng kamatayan at maaaring sa mga ilang pagkakataon pinapahintulutan niyang mamatay ang mga lalaki at mga babae na naglilingkod sa Kanya pero hindi nauubusan ng mga lalaki at mga babae na itinatayo ang Diyos para ipagtanggol ang Kanyang iglesia, para ipangaral ang Ebanghelyo. Sa katapusan, bagamat inaatake ng kamatayan ng iglesia, lalabas pa rin ang magtatagumpay ay ang iglesia ng Diyos. Diba sa Revelation, makikita niyo doon, even death will have its end. Diba? Sa panahon natin, ang kamatayan, banta laban sa iglesia, pero hindi magtatagumpay laban sa iglesia, ang iglesia magtatagumpay laban sa kamatayan sapagkat ang iglesia magpapatuloy magpasawalang hanggan. Ang kamatayan ay tatapusin ng Diyos bilang huling kaaway. Let's go to the second point. Ito natin kanina, di ba, na there is a promise of protection at ito ay pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang sinabi, pangako. Pangalawang point, gusto kong makita the intervention of God verified by what God has done. Pinatunayan ng Diyos na siya'y may pakialam sa Kanyang iglesia at ito ay hindi lang sa pamamagitan ng Kanyang sinabi, kundi sa pamamagitan ng Kanyang ginawa. Bagamat ang kamatayan, walang duda, kasama sa mga paghihirapan ng mga lingkod ng Diyos sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nakita natin yan sa kasaysayan ng iglesia. Pero huwag natin kalimutan, hindi laging may namamatay para sa pananampalataya. Hindi laging may nagiging martir para sa pananampalataya. Sa aking observation, pinapahintulutan ng Diyos ang kamatayan para hindi pigilan ang iglesia, kundi para lalang sumulong yung iglesia. Pinapahintulutan ng Diyos na mamatay ang mga lalaki at babaeng lingkod sa mga pagkakataon sa kasaysayan para mag-persevere ang iglesia, para magpatuloy at para lalo pang sumagana. Di ba si Tertullian ang nagsabi, kilalang historia ng early church, the blood of the martyrs is the seed of the church. Pero magamit may mga point talaga, no? The Fox's Book of Martyr, pag binasa ninyo, ay ikita nyo doon, may mga pagkakataon sa kasaysayan, ang daming namamatay para sa pananampalataya. Pero napakarami rin pong pagkakataon na hiniingatan ng Diyos ang Kanyang iglesia sa kamatayan. At nakita natin yan dito sa ating kwento. At ang totoo, sa buong aklat ng mga gawa, mas marami pa rin ang pagliligtas ng Diyos sa kamatayan sa Kanyang mga tao
kesa sa pagpapahintulot na sila'y mamatay. Pero dito sa kwento na ito, makikita ninyo mga kaaway ng Diyos. Diba? Para sa kanila, ang iglesia ay isang pandemya. No? Isang epidemic na mabilis na kumakalat. At para sa mga kaaway ng iglesia ng Diyos sa panahon na yan, ang pinaka-epektibong paraan para alisin ang banta ng iglesia, patayin ang mga lingkod ng iglesia. At ginawa nila yung maraming paraan para bigyan ng banta. O magpapatuloy kayo, siseryosohin namin ang kakayahan naming patayin kayo. Ginamit nilang unang banta. They tried the tactic of intimidation by fear and shame. Tinan nyo sa verse 18, ganito nakasulat. Sabi niyan, kanilang dinakip ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. Eh, sa panahon na ito, kahit man panahon noon, ang mga hinuhuli, di ba, pag hinuli ka sa public, di ba, nagbibigay ng matinding kahihiyan yan. Kahit sa mga kriminal, di ba, pag nanonood kayo ng balita, hinuhuli yung mga kriminal, hindi makapagpakita ng muka, tinatakpan. Pero ang krimen nila, ang tindi. So ibig sabihin, kahit yung mga kriminal na to, may kahihiyan pa rin. At ang pagdakip sa kanila, lalo na pagdakip sa publiko, ay nagbibigay ng kahihiyan. Pero dito, may context. Noong doon sa verse 17, ang sabi doon, napuno ng inggit ang mga pinuno ng relihiyon. Kaya ako naniniwala, yung pagdakip sa mga apostol, hindi yung mapayapang pagdakip. Ako naniniwala, pwersahang dinakip ang mga apostol in public in order to inflict guilt and fear para sa mga tao o sa harap ng mga tao sa panahon na ito. Ito yung paraan ng publiko. Ito yung paraan ng mga authorities sa harap ng mga publiko para sabihin kami, may kapangyarihan kami. Dapat katakutan nyo kami. Ganun ang ginawa nila sa mga apostol at that particular point. Pero hindi lang yan ang ginawa nila. Hindi lang nila tinry na mag-intimidate, no? By way of causing fear, no? And shame. Pero meron pang pangalawa. They tried the tactic of threatening with the infliction of pain. Sa verse 40, ganito nakasulat. Sila'y napaniwala niya. Nang maipatawag nila ang mga apostol, hinagupit sila. Ito po mga pinuno na ito, wala lang silang, well, ang kapangyarihan nila hindi naman nakot lang eh. Kapangyarihan nila manakit eh. No? Nanakit sila, sinakta nila yung mga apostol, matinding klase ng parusa. And people in the first century knew, pagka ikaw ay sinaktan sa unang pagkakataon, na mga pinuno ng relihiyon at hinuli ka ulit sa susunod, mas matindi na ang parusang tatanggapin mo. Hindi lang sakit, kamatayan na ang kapalit. Pero binanggit ko yung mga yan kasi gusto kong ipakita sa inyo yung maganda sa nangyari dito sa kwento natin. Gusto kong makita natin yung pangako ng Diyos na mag-protect sa kanyang church. Ay totoong mapapagkatiwalaan natin kasi hindi lang sinabi ng Diyos napoproteksyonan niya ang kanyang iglesia. Ginawa niyang proteksyonan ang kanyang iglesia at this particular story. Doon sa unang point, binigyan natin ng diin, ang Diyos ay nangako, napoproteksyonan. Dito sa pangalawang point, pinakita ng Diyos, kaya niyang proteksyonan. Kaya niyang gawin ang kanyang sinabi para sa kanyang iglesia. Una, dalawang bagay. Una, God intervened miraculously. Tingnan niyo sa verse 19. Ngunit kinagabihan ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan. Sila inilabas. Ito yan. God intervened. Matindi, no? Dahil sa galit ng mga pinuno, sila ikinulong. But God intervened. Miraculously. Makikita natin walang imposible sa Diyos sa pagkakataon na ito because He even commanded His angels to do His will. Ang mga angel, alam natin, superior compared to us human beings. Pero at this particular point, ang angels ay inutusan ng Diyos to serve the interests of the church and the leaders of the church. They exist to advance the purposes of God
Alam nyo, kasama dun sa mga purpose nila is to protect the Christians. Pakinggan yung sinabi sa Hebrews chapter 1 verse 14. Hindi ba silang lahat ay mga espiritu, tinutukoy yung mga angels, na nasa banal na gawain, na isinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Some people worship angels. But here, sinasabi that angels exist to serve the purpose of what? Protecting the Christians. And sometimes, hindi natin nakikita dito sa story, yung miraculous na pagpapakawala, nakita nila, pinalabas sila ng angel eh. Nangusap pa yung angel sa kanila eh. Pero alam nyo, most of the time, the works of the angels are obscure. Hindi natin nakikita. Pero hindi ibig sabihin, hindi na nag-exist ang mga angels para proteksyonan ng iglesia sa kasalukuyang panahon. Hindi natin sila nakikita, pero inuutusan sila ng Diyos para gawin ang kalooban niya para sa kanyang iglesia. Tinan nyo dito sa Hebrews chapter 13 verse 2. Huwag ninyong kalimutan na magpatuloy ng mga dayuhan, sapagkat sa paggawa nito, ang iba ay nakapagpatuloy na ng mga anghel na hindi nila namamalayan. Totoong nag-i-exist ang mga angels, but they're not only in heaven. God is sending His angels on earth para ano? Para tulungan ng kanyang iglesia. Pero hindi natin kailangan makita ang mga angels para maniwala tayo na nag-i-exist sila. Hindi natin kailangan makita ang mga angels, anong itsura nila, may pakpak ba sila o wala. May halo ba sila o wala? Hindi natin kailangan ng mga bagay na ito para malaman natin na involve ang Diyos para proteksyonan ng kanyang iglesia. Kailangan lang nating paniwalaan na sinabi niya kasi. Sinulat niya kasi sa kanyang Biblia. Sapat na yun para sa atin na kanyang mga anak. Pangalawang paraan na ginawa ng Diyos to intervene in behalf of the church, He intervened providentially. Tinan niyo verse 34 and then 38 to 39. Ngunit may isang pariseyo sa Sanhedrin na ang pangalan ni Gamaliel, guro ng kautusan, iginagalang ng buong bayan, ang tumindig at nag-utos na ilabas na sandali ang mga lalaki. Ngayon sinasabi ko sa inyo, iwasan ninyo ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila, sapagkat kung ang panukalang ito o ang gawang ito ay mula sa tao, ito'y mawawasak. Ngunit kung ito'y sa Diyos, hindi ninyo sila makakayang wasakin. Baka matagpuan pala ninyo ang inyong mga sariling nakikipaglaban sa Diyos. Dito malinaw, sa una, God intervened miraculously through angels. This time, God intervened providentially through other people. Walang ebidensya na Christian tong si Gamaliel. I don't think, hindi natin na kailangan malaman pa yon. Ang importante dito, ginamit siya ng Diyos para ang mga apostol hindi mapahamak. Ginamit siya ng Diyos para ang mga apostol hindi mapatay. At totoo yung argument nga pag binasa niyo yung verse 35 to 37, very convincing, very persuasive. But without the intervention of God, yung mga taong kausap niya, maaring patay na lang bigla ang mga apostol. Ang galit ng mga lalaking tinutukoy dito na laban sa mga apostol, sabi dun sa verse 33, nang marinig nila ito, sila'y napuot at nainis o ninais na sila'y patayin. Yung pagkapuot nila, di ba, ginamit dito ay napuot. No, sa ESV ang ginamit na salita enraged. Alam niyo pag hinarap yung salitang yun, every time the word enraged is used, people die. Halimbawa, ginamit yung salitang enraged dun sa Acts chapter 7 verses 54 to 60. Kauna-unahang martyr ng church, si Stephen. Pero alam niyo ang ginamit yung salitang enraged. Nung marinig nila yung sinabi ni Stephen, they were enraged. At pumulot sila ng mga bato. At pinatay si Esteban sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. The same word is used here. Pero mas nauna itong nangyari dito. Pero
point ko, sapat yung kanilang galit para patayin ang mga apostol. But God intervened sa pamamagitan ng isang tao na hindi nga natin tiyak kung Christian. Pero ginamit ng Diyos para hindi hayaang mapahamak ang kanyang mga lingkod. There is nothing impossible with God. Sapagkat kung kaya niyang utusan ng mga anghel, kaya niyang baguhin ang isip ng tao, kaya niyang baguhin ang puso ng tao para gawin ang gusto niyang mangyari. Tinan yung sinabi sa Kawikaan 21 verse 1, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang batis ng tubig, ibinabaling niya ito saan man niya ibig. Ginamit na salita, hari. Kung kaya ng Diyos baguhin ang isip at puso ng isang hari, hindi imposible sa kanyang baguhin ang isip at puso ng kahit na sino man. Pero lahat ng yan ginawa ng Diyos to protect His church. At ang pinakamatinding ginawa ng Diyos to protect His church is to let His Son die for the church. Dito sa storya na to, hindi namatay ang mga apostol. Alam natin sa Book of Acts, nagtagumpay ang iglesia. Pero yun ay dahil sa ang anak ng Diyos, hindi pinigilan ng Diyos na mamatay sa krus ng Kalbaryo. At yun, isa-celebrate natin ngayon sa ating pag-aalala sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Totoo na ang iglesia ng Diyos, sinabi niya, pinangako niyang poproteksyonan niya. Totoo na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para proteksyonan ang kanyang iglesia. Pero ginawa niya ang lahat ng ito by sacrificing His most precious Son. Pero meron pang hindi mananampalataya dito, we will be celebrating the Lord's Supper maya-maya lamang. Sana maalala natin, makita natin kung sino tayo. Ito ginawa ng Diyos para sa kanyang church. At ang invitation ng gospel para sa iyo kung hindi ka pa Christian, to become one of the members of His true church sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang ginawa. Gusto ng Diyos maligtas tayo. Ayaw ng Diyos na tayo ang mapahamak, kundi sa pamamagitan ng kapahamakan ng kanyang anak, magkaroon ka ng kaligtasan. Para sa iglesia, ano man ang banta sa atin, diba, may virus man yan o certain death, hindi ito sapat para pigilan ang ating pag-usad. Hindi ito sapat para pigilan ang ating pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi ito kayang pumigil sa pagpapatuloy ng iglesia, sapagkat ang nangako at gumawa ay ang Diyos mismo. Sana, sa mga mas matindi pang banta, una tayo sa mga tatayo at magsasabing, nasa panig ako ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa inyo for once again reminding us na ang iglesia ay nag-exist because of what you have done. At kasama ng inyong ginawa ay ang inyong pangako na poproteksyonan nyo ang inyong iglesia. At walang imposible sa inyo. You can send your angels without us knowing it. And you can use people providentially para isa katuparan ng iyong pangakong poproteksyonan mo ang iyong iglesia. And even the power of death cannot prevail against it. Pero there is one instance that someone died. Hindi mo pinigilan ang kapangyarihan ng kamatayan. At yun ay ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. You allowed Him to die. Nang sa gayon kami na mananampalataya sa Kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. So help us to remember the gospel as we celebrate the Lord's Supper.
Sana kung may mga hindi pa Christian dito, makita nila. Diyos lang ang may kakayahan na magbigay sa kanila ng totoong proteksyon at kaligtasan kung sila'y magsisisi at magtitiwala sa ginawa ni Jesucristo sa krus. Magligtas nga po kayo ng mga hindi pa mananampalataya at ang iglesia, pati bayan ninyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.